Isa ang Pixar sa mga kumpanya ng animation at cartoon production industry na lumikha ng napakaraming show at movies na siyang bumuo ng childhood nating lahat. Sikat ito dahil sa napakadetalyadong mga karakter at background styles ng mga naiproduce nitong animations. Lahat ay namamangha sa kung gaano ka-realistic at sophisticated ng mga details kapag na-zoom in ang bawat HD screenshot ng mga scenarios ng mga films. Ngunit sa kabila ng napakagandang image nito at kapuri-puring animation content, ay marami pa rin kumakalat sa internet ng madidilim na teorya tungkol dito. Number 1, isang inside out sa mga films na mayroong kakaiba ngunit napakagandang kwento na siyang umantig sa damdamin ng mga manonood. Ngunit ang film na ito ay isa sa mayroong teorya na mainit na pinag-uusapan ng fans sa internet. Ang teorya ay tungkol sa akusasyon na ang ina ni Riley ay nagkaroon ng credit card fraud sa isang senaryo kung saan nagbalak ang bidang si Riley na nakawin ang credit card ng ina. Makikita ang likod ng credit card at ang parte na pinirmahan ng kanyang ina. Ang pangalan ng ina ni Riley ay Jillian o Jill Anderson. Ngunit ang makikita sa likod ng credit card ay Kay Anderson. Dalawa lamang ang posibilidad ng pagkakataong iyon. Maaring nagpagawa ng credit card sa isang fake name ang ina ni Riley o kaya naman ay nagnakaw ito ng credit card ng ibang tao. Marami rin ang nagsasabi na maaaring hindi lamang nakita ang pangalan ni Hill Anderson sa card dahil natakpan iyon ng daliri ni Riley. Number 2, ang sumunod na teorya naman ay tungkol sa konsepto ng parent death o divorce sa animated film na Toy Story. Maraming teorya ang kumakalat tungkol sa film na ito at karamihan doon ay tungkol sa mga nagsasalitang laruan na siyang mga karakter ng show. Ngunit ang teoryang ito ay tungkol naman sa mga magulang ni Andy. Ayon sa teoryang ito ay maaaring hiwalay na ang mga magulang ni Andy dahil hindi na ipakita ang kanyang ama sa film at maaaring ito ang dahilan kung bakit mas mahabang oras nakasama ni Andy ang kanyang mga laruan. Ang isa namang teorya ay nagsasabing patay na ang ama ni Andy. Maraming senaryo sa show na maaaring magpatunay sa teoryang ito. Una ay dahil walang naipakita ang mga larawan nakasama ni Andy ang ama. Ikalawa, walang suot na wedding ring ang ina ni Andy sa mga pagkakataon na naipakita siya sa ilang senaryo. Ikatlo ay hindi kailanman lumabas ang karakter ng ama ni Andy. Ang teorya ng pagiging single mom ng ina ni Andy ay isang nakalulungkot na impormasyon. Kaya siguro napakaraming laruan ni Andy ay dahil sa pamamaraang iyon, napupunan ng kanyang ina ang kakulangan sa puso ni Andy. Number 3. Ang sumunod na teorya ay tungkol sa hybrid species of human-machine. Kakaibang pangalan, hindi ba? Isa itong dark theory tungkol sa maaaring kahihinatnan ng mundo ng tao sa hinaharap. Maaari sa pamamagitan ng animated films ay binabalaan na ang mga manonood sa posibleng mangyari sa mundo, lalo pa at patuloy na umuusbong at nililika ang mga makabagong teknolohiya. Ayon sa teoryang ito ay ang mga monsters na karakter sa Monsters Inc. ay isang hybrid ng tao at makina, may halintulad sa isang human cyborg. Ang theory raw na ito ay mangyayari sa isang post-apocalyptic world kung saan ang mga tao o human species ay malapit nang ma-extinct. Isa pa ay karamihan sa mga karakter sa animated films ay hindi mga tao ngunit mayroong kilos at pag-iisip ng tao. Ang film na Lightning McQueen ay isang halimbawa nito, ngunit ayon sa theory na ito, dahil nga malapit na ang extinction ng human species, kinakailangan na nitong magparami. At tulad ng ipinagbabawal na pag-ibig sa mga supernatural creatures at tao, nalilika ang mga hybrid na super beings. Maaaring dahil sa pagkakalikha ng hybrids na ito sa pamamagitan ng human technology, tuluyan nang naukupa ng mga monster ang mundo. Ngunit dahil napag-alaman ng mga monsters na kailangan nila ang mga tao upang makalikha ng enerhiya, ay bumalik sila sa past kung kailan marami pang tao sa mundo sa pamamagitan ng time travel machines. Kakaibang konsepto para sa isang kakaibang teorya na nagmula sa kakaibang imahinasyon ng tao. Number 4. Ang teoryang ito ay nagsasabi na si Wall-E ang sumira sa planetang Earth. Isang kabaliktaran ng pananaw natin noong unang pagkakataong napanood natin ang nakakaantig pusong animated film na pinagbibidan ng karakter ni Wall-E. Ang timeline ng film ay ang panahon kung saan tuluyan ng dumepende sa teknolohiya ang mga tao. Maging sa paglilinis ay inaasa sa mga cleaning robots. Si Wall-E ay isang cleaning robot na mahilig mangolekta ng mga bagay-bagay. At ayon sa teoryang ito, matindi ang obsession ni Wall-E sa pangongolekta at kapag nakukuha ng ibang cleaning robot ang item na nakapukaw ng atensyon niya
ay handa siyang gawin ang lahat upang maagaw ito. Dahil doon ay umahantong na sa sitwasyong nasisira niya ang kapwa cleaning robots. Dahil tuluyan na ngang nasira ang lahat at siya na lang ang natira. Hindi na balance ang paglilinis ng mundo hanggang sa unti-unti na ngang nawasak ang lahat. Siya na lang ang naiwan at natira sa planetang Earth na nooy tinawag ng wasteland ng mga taong lumikas at nakaligtas. Ang fan theory na ito ay nakalulungkot dahil hindi naman intensyon ni Wall-E na sirain ang mundo. Number 5. Ang theory na ito ay nagsasabing ang Pixar ay hindi lamang nakatutuwa at nakatatawang animation kundi isang scientific fiction realism. Ang sci-fi realism ay isang genre na tumutukoy sa mga katang-isip na isinasangkot sa mga konsepto ng siyensya na siyang maaaring mangyari at maganap sa totoong buhay. Ang teoryang ito ay tinatawag na The Apocalypse Has Come. Alam ng karamihan sa fans na ang bawat Pixar film ay nasa isang universe tulad ng Disney Universe. At sa pagkukonekta ng mga fans sa bawat kaganapan ng bawat Pixar films, nakabo sila ng isang konklusyon para sa teoryang ito. Ito ay ang tuluyang pagkaubos ng human species. Mula sa Wall-E film kung saan bilang na lamang ang mga tao na nakatira sa isang tinuturing na safe zone na siyang limitado lamang ang kayang okupahin na bilang ng mga tao at limitado lamang ang kakayahang suportahan ang pamumuhay ng bawat isa. Kung hindi man human extinction ay ang pagiging banned ng mga tao sa planetang Earth dahil sa pang-abuso nito sa mga likas na yaman. Ito ay nagdulot ng pag-ahari ng mga kotse sa Lightning McQueen kung saan dahil sa gumagandang teknolohiya ay kaya ng kontrolin ng mga sakyan ang kanilang sarili. Number 6. Ang sumunod na teorya ay ang pagiging double agent daw ng karakter ni Edna. Si Edna ay isang karakter sa isang Pixar film noong 2004 na pinamagatang The Incredibles. Sa tinatawag na no cape scene sa film na The Incredibles, lumapit si Mr. Incredibles kay Edna upang humiling ng superhero costume na mayroong kapa. Subalit ayaw ito ni Edna at paulit-ulit na sinasabi at ihinikwento na napakarami ng superheroes ang namatay dahil sa pagkakaroon ng kapa. Si Stratogale daw ay isa sa mga heroes na namatay dahil sa kanyang kapa. Ang kanyang kapa ay nahigop ng airplane engine na nagdulot ng kanyang pagkamatay. At ang karakter ni Stratogale ay isa lamang teenager. Nakalulungkot isipin na sa ganoong paraan siya nabawian ang buhay. Dahil dito ay talagang mapilit si Edna na huwag paggamitin ng mga kapa ang mga bida ng The Incredibles. At ang nagpapatunay ng teorya ng pagiging double agent ni Edna ay dahil maaaring siya ang gumagawa ng mga costume na may kapa na ipinapasuot sa mga kontrabida o villains upang matulungan ang mga superheroes na matalo sila. Isang low-key superhero and low-key villain si Edna. Number 7. Sid the Villain, an anagram of Disney naman ang pamagat ng sumunod na teorya. Ang theory nito ay medyo na may personal sa relasyon ng Pixar Films at Disney Films. Kilala ang dalawa bilang pinakasikat na animation studios. Gayunman, ang Pixar Films ngayon ay nasa ilalim na ng management ng Disney. Ngunit ang teoryang ito ay nagsimula nang maging parte si John Lasseter sa production ng Toy Story. Si John ay empleyado noon ng Disney, ngunit ay nasisante noong sinubukan niyang baguhin at mas pagandahin ang animation techniques na siyang isang banta para sa classical animation style. Isa rin siyang banta para sa iba pang animators and creators. Siya'y sunod na nagtrabaho sa Lucasfilm na siyang nakapokus sa pag-improve at pagkakaroon ng advanced technology para sa animation at special effects. Pagkatapos noon ay nalikha ang Pixar Studio na ginawang sikat and digital animations na napantayan ang kasikatan ng cartoon animation ng Disney Films. Maraming batang empleyado ng Disney ang natanggal sa posisyon at trabaho kabilang na ang sikat na direktor na si Tim Burton. Sa pamamagitan ni Tim Burton at John Lasseter ay nabuo ang sikat na Toy Story animation film kung saan nalikha ang karakter ni Sid, short for Sidney, na siyang kontrabida sa nasabing palabas. Kung isasyapol ang pangalan ng batang kontrabida, ay mabubuo ang pangalang Disney. Ayon sa mainit na usapin ng mga fans, ay pinangalan ni John ito sa villain character dahil mayroong itong sama ng loob sa nasabing kumpanya dahil sa hindi nito pagtanggap sa kanyang kakayahan. Ngunit sa ngayon ay mukhang nasa isang awkward situation si John dahil muli siyang nagtatrabaho sa ilalim ng Disney Studio matapos nitong mabili ang Pixar Films.